هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bilang pagpatuloy sa pag-aaral natin ng hadith, tayo ay ngayon ay pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ng hadith number 19, panglabing siyam na hadith. Hadith na yan ay ulat ni Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma na kanyang sinabi, isang araw ako ay nasa likod ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay diyan nakaangkat or naglalakad siya, at nagsabi sa akin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ya gulam inni wa'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, idha salta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in kad كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يدروك بشيء لم يدروك إلا بشيء قد كتب الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية الترمذي وفي رواية غير الترمذي سوجدتون تايا ngayon sa ibang narration sa pangalawang bahagi ng hadith kasi nakuha na natin yung unang bahagi ng hadith sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان ما لعسر يسرا سملابت نقولغان سنابي ني بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده امامك pangalagaan mo ang Allah matatagpuan mo siya sa iyong harapan kapag pinangalagaan mo ang Allah matatagpuan mo siya sa iyong harapan ang ibig sabihin nito mga kapatid ay kapag ka inalagaan mo ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa mo ang kanyang utos. Ibig sabihin, ginagampanan mo ang pagiging Muslim. Ginagampanan mo ang pagiging Muslim. Hindi ka pagganon-ganon. Ginagampanan mo talaga ang pagiging Muslim. Tajidu umamak ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makikita mo siya sa iyong harapan. Ang mga tafsir ng mga ulama ito, ang ibig sabihin ng makikita mo siya sa iyong harapan o matatagpo mo siya sa iyong harapan, ay sa panahon ng ikaw ay mangangailangan ng tulong, nandyan ang Allah sa iyo. Agad-agad kanyang tutulungan. Bakit? Kasi inaalagaan mo ang kanyang mga utos. Ginagampanan mo ang pagiging Muslim mo. Hindi yung basta naniwala ka lang pero pag ganun-ganun na yung gawain mo, hindi. Ginagampanan mo talagang siniseryoso mo talagang pagiging Muslim mo. Ginagampanan mo ang pagiging Muslim mo sa panahon na ikaw ay nangailangan darating sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala darating sa iyo ang kanyang tulong matatagpuan mo sa iyong harapan ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nasa kapighatian at sa panahon ng iyong pangangailangan ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi shidda ganun din alamin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na ikaw ay nasa kaginhawaan aalamin kanya sa panahon na kung ikaw ay nasa kapighatian. Alamin mo ang Allah. Kilalanin mo ang Allah sa panahon na ikaw ay nasa kaginhawaan. Kasi mayroong mga tao na porkit sila ay mayaman na, porkit sila ay maginhaw, porkit walang problema, nakakalimutan nilang Allah. Wala na, hindi nila. Nakakalimutan nilang kanilang pagpagiging Muslim nila. Kasi gusto nilang, yung kanilang gusto nila is makamit lang yung matamasa lang yung biyaya na nasa kanila sa araw ng kaginhawaan. Makakalimutan nila ang Allah. Hindi na sila magbibigay ng sadaka sa mga mahirap. Hindi na sila magsasala. Hindi na pupunta sa mga Islamic center. Hindi na sila yung mga gawain na gagawin ng isang matuwid na Muslim. Hindi nila gagawin kasi parang ginagawa lang nila yon kapag sila ay mayroong problema lang. Kaya meron kang makikitang mga Muslim minsan, nagsasala lang sila kapag mayroong problema. Parang sa mga Kristiyano lang din ginagaya. No? Di ba, pupunta lang sa simbahan kapag may ano, yung anak niya sa ospital. Yung sa mga palabas,